So you're meeting with your means 100% in this 12 of the Bible, no? Ngayon, nagkaroon ka rin increase, no? Huwag mong ilalagay mo sa 100%, no? Ilagay mo dito sa 20%. Gaya, you're living already with your means eh. So yung investment mo lalagay. So it's a practical one. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung kaya nyo palakihin ko, The more you can make this bigger, the more you can retire early. Yeah. The more you can enjoy life. The more you can have cruise. Pero kung hindi mo nahin yung cruise at naku-cruise kayo, no? Naku-crucify kayo. No, hindi nyo pa kayang mag-cruise, so una kayo mag-cruise. Lagyan nyo muna ito at pag kumikita na ito at ito'y kaya nang magpa-cruise sa'yo, saka ka magsimulang mag-cruise. Kung hindi cruise, ang papasalin mo. Mahihirapan ka. Okay? So, mahalaga po yan. Nabisa kasi nauna yung, sorry to use the word, nauna yung yaman natin. Nauna yung yaman, boastfulness. Okay. I think mas maganda sa English, eh, no? Boastfulness. Pag yaman, masyadong aggressive. No, brother, isa pang principle din po doon sa pangungutang. No? Huwag ka po utang ng hindi babalik. Mayroong investment. No? Kung halimbawa, ang utang mo ay para lang sa isang bagay na hindi magkakaroon ng return, huwag kang buta. That's true. Yan, ang isa pong maganda sa limbawa niya yung anak kong lalaki. Ang anak kong lalaki, nagpapakasyon sila. Pero hindi sila nagpapakasyon kung gagamitin din ng lahat ng sa kanila siya. Na kung mamumutang ka, saka mo gagamitin, pinagkalaban mo sa limbawa. Okay? Kung magtsatsaya ka, basta ang importante, tama yung sinasabi ni Brother Rick. Kung, hanggat maaari. But you know, again, sometimes situation. Sometimes you're pushed to the world and you have no choice but to do this. Hindi ka ba? Wala ka namang million na ba? Pera, no? Wala ka namang hundreds of thousands, no? Kailangan mo ito, no? So, mga investment naman yan. No, seriously. Katulad ng bahay natin, no? Binili mo ganito, pero magkano na yung price ng bahay ko. Actually, it's not loss, no? It's a win-win situation. Pero halimbawa, mangungutang ka lang. Okay, pagkataon sa pangungutang mo naman, eh, for blood, for pressure, no? For luxury mo, no? Hindi yung tama yan. Mangungutang ka dapat kung hanggat maaari, ang utang mo, mas malaki ang return. Habang dapat ang utang mo, may return. Dapat gano'n. That's a good philosophy. Naging biktima ko kami nito. At sinabot Sanchez, kasi misan, pag nga Lord tayo, pinag-uusapan natin about the spiritual. Pero gusto ni Lord, sabi nga, God rejoice, delight for the prosperity of His people. Ayaw ng Diyos na naghihirap ka. Pero paano iyayang, iayusin mo? Eh wala, biktima ka na. Nandito na tayo, may mga utang na tayo, ayusin mo na. Huwag ka na maghintay pa ng isang taon, gagawin mo. Yan, ganyan si Ike. Sabi mo, Lord, forgive me, no? Ganyan po si Sister Norma. Ay, kita mo, nakatawa mo, magkatawa ka, kaya nakatawa mo. Sasabihin sa akin, oh, daddy, 1,500 pa, no? Pwede na kaya ito? Tapos na, rejected yung aking credit card, pulang yung tayo. Ako naman, hindi siya yung impact yung kari. Disgrasya na naman. Ha? Yung mga ganun ba? Misan, namumutang siya kahit na hindi niya naisip. Wala niya hindi naisip ang consequences. Utang. Tapos pag magbabayad na siya, Daddy, hindi ako makakapag dito kasi may binabayaran akong ganito. Is in effect. Eh kung hindi ka Kristiyano, aba eh mag-aaway na kayo doon. Yung mga ganun sitwasyon. But this is learning. I guess that is learning. No? Nakikita mo, kaya importante mo sa tao, nakikita mo yung kailangan mo, you're learning and you're growing, you're changing. At ay kasi naman, ang laki na lang change ko, Sister Norma.